1.8 million. Ito ang tinatayang bilang ng mga taong gumagamit ng droga sa kasalukuyan. Base sa survey na isinagawa ng Dangerous Drugs Board sa tulong ng Resources, Environment and Economic Center for Studies Incorporated. Ito ay mataas kaysa sa 1.3 million na estima base sa survey noong 2012. Tumataas din ang bilang ng admission sa iba't ibang treatment and rehabilitation centers sa bansa mula sa 2,744 noong 2012 hanggang sa 3,266 noong 2013. Umakyat ito sa 4,392 noong 2014 at bumaba lamang ng bahagyang bahagya sa 4,212 noong 2015. Noong 2015, higit rin ang naging pagtaas sa bilang ng mga successful anti-drug operations, kung kailan nakapagtala ng 25,041 na pinagsama-samang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agencies. Rodrigo Roa Duterte. Ngayong taon, sa pagpasok ng bagong administrasyon, mas pinaigting pa ng kapulisan ang kampanya sa paglulunsad ng Oakland Tokham at Double Barrel na naging daan upang voluntaryong mag-surrender ang iba't ibang drug personalities sa bansa. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 750,000 drug personalities ang sumuko sa mga otoridad. Karamihan sa mga ito ay mga taong umaming gumagamit o gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. We're hoping na the current administration can already address sana 50% of the issue, no? If we can only reduce the problem by 50%, then that would be a big accomplishment. Bagaman nagkaroon ng mga concerns kung paano tutugunan ang sitwasyong ito, itinuring ito ng Dangerous Drugs Board bilang isang happy problem. Para sa DDB, magandang pagkakataon ito sapagkat sila na ngayon ang lumalapit sa pamahalaan at nagpapakita ng interes o kagustuhang magbago. Ang lahat ng ito, mula sa mga datos na galing sa mga survey hanggang sa mga reports ng mga pangyayari at kalagayan ng mga komunidad, pagdating sa usapin ng illegal na droga, ang pinagbabatayan ng Dangerous Drugs Board sa pagbuo ng mga estratehiya. Patuloy na isinusulong ng Dangerous Drugs Board ang mga pulisiya at programang tutugon sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Sa taong kasalukuyan, mayroon ang apat na board regulations na ginawa ang DDB. Ang Board Regulation Number 1, Series of 2016, na pinamagatang Guidelines in the Implementation of Operation Lawmen, ay nagbibigay pahintulot upang mabigyan ng karampatang reward ang mga ahensya at individual na bahagi ng mga matagumpay na anti-drug operations. Sa ilalim ng regulasyong ito, maaaring mapagkalooban ng mula 1,000 pesos hanggang sa 2 million pesos ang ating mga law enforcers. Dahil naman sa pangangailangang iklaro ang klasifikasyon ng problema o extent ng problema sa droga ng mga komunidad, inilabas ang Board Regulation Number 2, Series of 2016, upang amyendahan ang dating klasifikasyon na nakapaloob sa board regulation na naglalatag ng panuntunan sa pagsasagawa ng drug clearing operations. Kung sa dating regulasyon, mayroon lamang tatlong klasifikasyon, drug-affected barangays, unaffected barangays, drug-cleared barangays. Ngayon, mas pinalawig na ang depinasyon at nagkaroon na ng level of affectation ang mga affected barangays. Ang isang barangay ay ituturing na seriously affected kung mayroong naitalang isa o higit pang clandestine laboratory o marijuana plantation, mayroong tatlo o higit pang drug dens o drug tiangges, at higit sa 20% ng populasyon nito ay may tuturing na drug personality o yung mga gumagamit, nagbebenta o lumalabag sa Republic Act 9165. Kung ang 2 hanggang sa 20% naman ng populasyon ang involved sa illegal na droga, may tuturing naman na moderately affected ang komunidad o barangay. Slightly affected naman kung hindi lalagpas sa 2% ng populasyon ng barangay ang drug personalities. Mahalaga ang mga klasifikasyon na ito sapagkat mula dito may lalatag ang mga akmang hakbang o programa sa pagsasagawa ng drug clearing operations upang masawata ang problema sa droga ng komunidad. Ang huling 2 regulasyon naman na inilabas ng DDB ay kaugnay sa mataas na bilang ng mga taong may kinalaman sa illegal na droga at voluntaryong nag-surrender sa otoridad. Ang Board Regulation Number 3,
series of 2016 na pinamagatang Guidelines on Handling Voluntary Surrender of Drug Personalities ay naglatag ng mga alituntunin na siyang susundin ng ating mga otoridad sa pangangasiwa ng voluntaryong pag-surrender ng mga drug personalities. Nasasaad sa regulasyong ito na ang voluntaryong pagsuko ay hindi nangangahulugang absuelto na ang isang tao kung patuloy pa rin itong magiging involved sa mga aktibidad na ipinagbabawal ng batas. Ang voluntaryong pag-surrender ay kinakailangang i-record o i-document ang kapulisan at anumang impormasyon mula sa nag-surrender ay dapat i-check o i-validate ng mga otoridad. Para naman sa mga nag-surrender ng mga individual na gumagamit ng droga, ang Board Regulation No. 4, Series of 2016 na tinawag na Oakland Sagit ang siyang naglatag ng mga alituntunin na dapat obserbahan ng mga local government units sa pamamagitan ng mga anti-drug abuse councils na siyang naaatasan upang mamahala sa pagbibigay ng mga nararapat na interventions o programa para sa mga gumagamit ng droga na voluntaryong nag-surrender sa ating mga otoridad. Isinusulong rin ng regulasyon ito ang pagtatatag ng mga community-based treatment and rehabilitation services ng lokal na pamahalaan. Layunin ito na sa komunidad pa lamang mabigyan na ng programa ang mga drug user na tutulong sa kanila upang makawala sa masamang impluensya ng droga. And I think everyone is aware that we are now pushing for a more community-based approach in everything, no? From treatment to prevention, no? To community participation, kasama lahat yan, no? This has not been done before. Hindi naman sa sinadya, but I think medyo hindi lang napansin. I think what makes community-based intervention, I think, more appealing, no, now, is because we were able to incorporate yung role ng faith-based organization. Base sa mga statistics, 0.6% hanggang 1% lamang ng mga gumagamit ng droga ang nangangailangan ng residential confinement sa isang treatment and rehabilitation facility. Ito ay yung may mga severe substance use disorder. 2 hanggang 9% naman ay may moderate substance use disorder at kinakailangang i-refer sa outpatient facilities. Samantalang ang 10% ay mayroon lamang mild substance use disorder at maaari silang matulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga community-based interventions. Natutuwa ang Dangerous Drugs Board sapagkat maraming mga local government units at mga anti-drug abuse councils ang tumugon sa panawagang ito. Beforehand, meron kami slogan dito. Angono is known for being an artist community. So ang slogan namin dito, bayan ng mga alagad ng sining, hindi ng mga praning. So therefore, in that line, naka-integrate po kami. Ang kagandahan dito sa programa, nung bang dumating ang problema na ito ay malaki yung problema, hindi. Nung dumating ba itong programa na ito, nung dumating ang ating Pangulo, ay walang programa ang munisipyo, meron. Okay itong si Pangulo eh. Para siyang alkalde ng bayan eh. Kasi hindi ko naman sinasabi hindi okay yung mga naging Pangulo. Hindi naman lahat ang solusyon natin eh, hanap buhay eh. Yung social problem na katulad nito, kiri mo, ang laki-laki pala nitong... Eh kung hindi pala dumating si Pangulong Duterte eh. Pandaming walking dead dito, ano? Mga zombies sa Pilipinas, ano? Yes, actually, gabay or di ganap na pag-alalay tungo sa bagong buhay is an innovative and integrated approach of the local government of Angono to address itong increasing number ng ating voluntary surrenderer. We would like to offer this to the public to help them also or to encourage them na to understand na ang gobyerno ay may ginagawa at mawala yung mga agam-agam nila na ang mga sumusurrender ay natatag ng ating kapulisan, no? We want to let everybody know that here in Angono, no, there is a sustainable and institutionalized program for them. Para sa akin, ang ginagawa na ang part namin as a religious group sa mga voluntary surrender is yung aming winowork sa kanila is the heart and the spirit.
Well, dito sa Quezon City, meron na tayong nabuong programa para sa mga drug surrenderees natin. Sa kasalukuyan, we have more than 9,000 drug surrenderees. So, ang ginagawa natin sa mga surrenderees ay pinapapunta sa barangay, no? So, pinalakas na natin ang tinatawag na barangay anti-drug abuse councils at meron na tayong na-appoint na barangay anti-drug abuse council focal person na ang natatanging trabaho nitong focal person na ito ay alalayan, asikasuhin at alagaan ating mga surrenderees. Napakahirap. Hirap talaga. Hindi malayo ka sa pamilya mo, hindi ka makatulog na mahimbing. As alam mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Noon, na nasa madilim akong kalagayan dahil nga dyan sa droga, eh walang araw na, walang oras na hindi ako napapanatag. At sa loob naman ng bahay, parang hindi na ako ituring ng bilang isang ama ng aking mga anak. Mahirap ding nandiyan na yung easy money nga, sinasabi. Nasa easy money ka. Yung mundo ko nga lumiit na. So, nag-umpisa yan sa tikim-tikim Tikim. Tapos, andyan sa naging runner ako, siyempre pa matigot. Nasa madilim na sitwasyon namin noon. Medyo talaga, andyan na yung mag-away kami ng nanay ko, papulis ako. Sobrang salamat talaga kami kay Doc kasi iba na tingin sa amin ng tao sa Libis. Dati tingin nila sa amin dati, hindi na magbabagan, addict yan, ganyan. Pero ngayon, taas noon na kami. Addict kami sa paningin nyo noon, pero mga born again na kami ngayon. Sinisiguro rin ng DDB, ng Department of Health, Department of Interior and Local Government, at ng iba pang mga ahensya na magiging sapat ang ating kakayahan na makapagbigay ng residential treatment and rehabilitation. Patuloy ang suportang ibinibigay ng DDB sa pagsasaayos at pagpapatayo ng mga adisyonal na pasilidad sa ating bansa. Sa katunayan, isa sa mga treatment and rehabilitation centers na sinusuportahan ng DDB ang nagpasinaya kailan lamang ng bagong building na naipatayo sa pamamagitan ng financial grant mula sa DDB. Bukod sa pagsasaayos ng mga pasilidad, nagpapagawa na rin ang pamahalaan ng mga mega TRCs na may kakayahang makapagbigay ng serbisyo sa may 10,000 drug users na may severe substance use disorder. Dalawa sa mga pasilidad ay itinatayo sa Luzon, isa sa Visayas at isa rin sa Mindanao. Kasabay ng pagpapalakas ng programa sa treatment and rehabilitation, patuloy ring pinaiigting ng DDB, katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan at iba't ibang mga organisasyon ang mga preventive education at advocacy program. Mayroon tayong mga programa para sa mga kabataan, barkada kontra droga, campus tour for kids, inter-school stage play competition, storytelling competition. Sa mga profesional, mga manggagawa o sa ating labor sector, drug abuse prevention seminar in the workplace. Mga programa upang bigyan ng kapasidad ang ating mga magulang at mas palakasin pa ang pamilya. Systematic training for effective parenting, parent youth resource against drug abuse. Mayroon ding capacity building programs para sa iba't ibang sektor. Life skills enhancement training on drug abuse prevention education. Seminar workshop on the dangerous drugs law for judges, prosecutors, and law enforcers. Training of NSTP implementers on drug abuse prevention education. Training of trainers on the universal prevention curriculum on substance use. Patuloy na magtutulungan ang mga miyembro ng Dangerous Drugs Board kasama na ang lahat ng ating mga anti-drug advocates sa pagtataguyod ng mga programang tulad ng mga ito na tutugon sa ating mga pangangailangan sa kasalukuyang panahon. As a
mga program natin in connection doon sa very aggressive campaign ng government against illegal drugs, yung inactivate natin noong early July yung anti-drug abuse councils natin ano, at all levels. We started crafting yung community organization na naging masang masid. And itong masang masid na to, mamamayan ayaw sa anomalya and mamamayan ayaw sa illegal drugs. Ang Department of National Defense is a direct na support sa anti-drug campaign of the administration of President Duterte. In fact, ito yung kasama ng Philippine National Police in the fight against drug. Lalo na sa Limbawa, sa area ng Mindanao, that the armed forces of the Philippines is called upon to support the Philippine National Police as well as the PDEA. In particularly sa mga areas that the Philippine National Police need the assistance of the armed forces in the Philippines. We have this program sa Department of Health, and in short we call it DDAP, but it's the Dangerous Drugs Abuse Prevention Treatment Program. So, ang primary dyan is prevention ng drug addiction. So, we have now 14 treatment and rehabilitation center under the Department of Health, but overall, nationwide, we have accredited 44, including the private. So, this also is part of this package of assisting people, as Filipinos, who are victims of drug dependence. As practically surpassed yung accomplishment ng previous administration, yung apprehension or the value of the seized amounted to about 8.5 billion pesos. And then the number of laboratories that were dismantled during this time, we have six laboratories and have a total of plus the three for the first semester, that's nine actually. And that has surpassed the number of laboratories that has been dismantled for the year 2015. We have doubled our effort in reducing the supply as well as the demand of illegal drugs. I was the one who pushed for the Operation Lawmen. This is a reward for the law enforcers. Before we have the private eye, which addresses yung rewards to the mga informants. You know? But this time, we want to recognize the effort of the law enforcers para it serves as an incentive to our law enforcers, and it will be it will prevent yung temptation of law enforcers to do something that they will earn from that operation na ginagawa nila. So so instead of thinking of that, then they will think of the reward. So they will be more motivated to accomplish more on illegal drugs. And in fact, marami yung, when I went around and spread the news about that, ang daming natuwa ng mga law enforcers. Patuloy nating sinisiguro na ang ating mga pulisiya ay tumutugon sa mga nagbabagong hamon ng ating kampanya laban sa illegal na droga. While we continue to push for the much-needed amendments to the anti-drug law and regulations issued by the board, we also improve on our current strategies and programs to promote the anti-drug advocacy. This year, we have seen how drugs are losing ground as we continue to put the community in the center of our efforts. We believe that the most effective interventions are the ones that emanate from the community, carried out by the community for the community. Hence, the Masa Masid program of the DILG and the issuance of Board Regulation Number 4 from the Dangerous Drugs Board prescribing for the guidelines on how to deal with surrenderers. The attainment of a drug-free Philippines rests
in each of us. Be assured, however, that the Dangerous Drugs Board will continue to heed the call to realize our common vision of a drug-resistant and eventually a drug-free country. Sa ating pagtutulungan, unti-unti nating makakamit ang isang bansang malayo at malaya sa droga.